Para na-absorb lang ng sponge. Parang first time kong magkaroon ng ganitong shade. Ang ganda. Nagsusettle siya sa dry areas na aking lips. Siya yung medyo kakaiba. Oh my gosh! So far, ito yung pinaka-intense. Very common na siya, to be honest. Perfect! Ganda! I'm in love. Ito yung perfect na summer shade for me. Hello everybody! Welcome back sa ating channel Swatch Fest tayo today. Oo, moving on, meron akong isang linggo na nagpahinga ako and kung updated kayo sa vlog, alam niyo na yung kaganapan. But we're back! Parang ang nipis ko ngayon, parang numipis ako. Talaga ba? Stress na rin siguro. Pero ayun, dahil gusto kong pahirapan ang sarili ko today, ano, pero gusto ko kasi mapakita sa inyo kung anong magiging itsura niyo sa face. So, hindi lang siya swatches on skin, kundi ilalagay natin sa face. Ito, ang BLK Creamy All Over Paint. Naghahanap ako ng ganito, wala akong makita. So, ito, gagawin ko na for your reference if ever you're eyeing this product. Best-selling creamy all-over paints ng BLK. Ayan. Express yourself with versatile shades. Meron silang apat na new shades. Tapos, ito yung lahat ng shades na available. And over 500,000 units sold. So, ganun siya kabenta. Nung first time na natry ko to, it's been years. Kaya, gusto ko rin tingnan natin kung nagpalit ba sila ng formula or what. Kung naaalala ko pa. May kasama rin siyang sponge. Wala nang paligoy-ligoy pa. Let's do this. In total, 15 shades lahat. So, unahin natin yung apat na bago. This is Summer Sorbet. Ito yung itsura ng kanyang packaging and its applicator. The same pa rin naman. Okay, let's start sa cheeks. Ooh, this is cool toned. Oh, madaling i-blend. By the way, this is damp. Ito si Summer Sorbet na emphasize yung dry patches sa aking lips. Pero ito yung itsura niya when applied sa eyelids, sa cheeks, and sa lips. Ang bilis niya mag-settle sa aking eyelids. Yun lang problema ko sa aking eyelids. Ano, maraming folds. Nagsisettle siya sa mga crease. Madali naman siyang tanggalin. Gumamit ako ng wet wipes. Nilagyan ko ng micellar water. Next shade is Summer Haze. Kung kanina, soft pink. Ito naman, coral pink. Medyo watery to compared yung kanina. So, hindi rin ganun ka-consistent yung formula, guys. Pansin ko, oh, na-absorb kagad siya ng sponge eh. So, kaya daliri yung ginamit ko this time. Then, let's put some sa eyelid. Summer Haze. Ito, mas okay siya sa lips. Hindi niya masyado na-emphasize yung dryness sa labi ko. Ganda nitong shade na to. I like it. Summer Haze. Next shade is Island Rose. Neutral pink. Oh, I like that. Ganda. Kaya sana naman yung effort ko na makatulong sa inyo. Mahirap to, pero I'm trying my best. Sana makatulong tong video na to. Parang hindi ko masyadong wet pagka-sponge. Para na-absorb lang nung sponge. Daliri na lang apply natin. Gamitin natin, guys, ha? Hindi masyado nagsashow up to. Kailangan magdagdag. But it's nice. Maganda yung kulay niya. Feeling ko sa mga medyo deeper toned na skin, mas makikita to. Ang ganda niya. Actually, maganda siya. Mukhang natural lang. Deeper shade kasi siya. I like this one. Parang first time kong magkaroon ng ganitong shade. Ang ganda. Very natural lang. Try natin sa eyelids. Island Rose. Next shade, we have Petal. True Pink. So, ayan si Petal. Ang ganda ng glow niya sa cheeks. Okay, so that's Petal. Pagkatapos kong tanggalin, nagre-reapply lang ako ng cushion. I'm using, of course, Skintific. Ang napansin ko, guys, dun sa bagong formula, parang mas malabnow siya compared before. Mas thick yung dati nila years ago to, guys, ha? Pre-pandemic pa na-try ko na yung creamy all-over paint. Sobrang daling i-blend. Yun nga lang pansin ko, madali rin siyang tanggalin. So, hayaan nyo, i-wear test naman natin siya later kung kumusta siya on oily skin, kung tatagal ba siya. Next shade, favorite shade daw to ni Anne. This is Coast. Of course, ni Anne Curtis, no? Hindi po si Anne Clutes, Anne Curtis. Ito ay Rosy Peach. Yeah, yung mga bagong shades, malabnaw siya at saka matagal mag-set. Ito, same nung before. Ito medyo thick siya at saka mas mabilis mag-set. Nagsusettle siya sa dry areas na aking lips. So, ayan si Coast. Next shade is Golden Hour. This one is Peachy Pink. Wow. Naparami ako nang apply dito. Honestly, napakapal lang yun dito pero ang ganda ng kulay niya. Oh my gosh, ang messy. Kaya ayokong daliri ginagamit. Tignan nyo, oh, ang messy. So, ayan si Golden Hour. I like this. Siya yung medyo kakaiba. Other shades, parang napapansin ko almost the same. Hindi ko alam kung ako lang. Pero this one is kakaiba. Again, this one is Peachy Pink. Okay rin siya sa lips.
It sets matte sa labi. Pero nakikita niyo yung glow dito sa cheeks. Halfway na tayo. Wonder Melon. This is red pink daw. Okay, kakaiba rin siya. Mas matingkad. Oh, this is intense. Gamitan natin ng sponge. Oh my gosh. Sobrang intense nun. So far, ito yung pinaka intense ang kulay. I like this shade. Lalo sa labi. Oh, ang ganda niya. I like this personally. Konti-konti lang sa eyelids. That's nice. Gusto ko rin siya. Wonder Melon. Next shade is Beach. This is cool pink daw. Parang may kamukha. Mm-mm. Parang medyo the same na siya dun sa ibang shades. Let's see. May mga shades na malabnow. Watery. May mga shades na medyo manipis lang pero ang bilis mag-set. Yun ang napansin ko. Ganda niya sa lips. Oh, online favorite pala tong Beach. Now I know. Ang ganda niya talaga. Ito yung bestseller online. So this is Beach on my face. I love it. I love it. Ganda ng shade. Medyo cool tone siya na pink. Lalo na sa lips, ang ganda niya sa labi. Next shade is Palm Springs. Ito daw is Boutique Bestseller. So, ito yung bestseller sa mga boutiques nila. Terracotta Pink. Ang intense din ito, guys. Ayan, si Palm Springs. This one is okay lang. Okay lang siya sa akin. Very common shade. Very berry. Actually, parang na-try ko na to. Sounds familiar and looks familiar. So, ayan si Very Berry. Jeez, ang intense din ito. Kailangan konti-konti lang. Let's try sa lips. Another favorite daw to ni Miss Ann Curtis. Don't get me wrong, ang ganda ng shade na to, pero very common na siya, to be honest. Pero maganda pa rin naman. So, that's Very Berry. Next shade is Daffodil. This one is Nude Pink. Wow! Gusto ko yung ganyang shade, pero kamukha niya si Golden Hour. Let's try. Wow! Ang ganda niya sa eyelids. I like this. Daffodil. Actually, mas maganda siya. Mas more on brownish kasi yung kulay nito compared kay Golden Hour. Ito mas ipagka-nude nga talaga siya. I like it. Perfect. Ganda. Boutique bestseller pala to. Ganda. Daffodil. I like it. I like it. Next shade is Coco Crush. I think nasubukan ko na to before. Let's see. This one is medyo deeper shade. Terracotta Brown. Ay, ang ganda nito sa labi. Pwede pala yun. Kung ano yung pinamblend mo sa labi mo, yun na lang ilagay mo sa eyelids. Matipid pati siyang gamitin, ano? Bagay sa akin, no? I like this. Coco Crush. Nagli-leak ba to, guys? Kasi meron ako isang binuksan, itong Reef. Medyo parang mamantika yung paligid niya. Siguro tumagas ng konti. Reef, parang bet ko to. Uy! Yes! Para siyang birthday suit. Ay! Guys, naalala niyo pa ba yung birthday suit? Wow! Sabi ko na nga ba, magugustuhan ko to eh. Apakaganda. This is true nude. This is nice. Ang ganda ni Reef. My gosh! Yung birthday suit ng Sleek Matte Me. Naalala niyo ba yun? Circa 2016. Yata, 2017. I'm in love. Ito yung perfect na summer shade for me. Ang ganda nito. Oh my gosh, kahit sa eyelids, ang ganda. I like this so much. Okay, Reef. Kaya pa ba, sis? Kaya pa. Next shade is Summertime. Summertime is Toasted Nude. Try nga natin ng brush. Hindi pa tayo nag-try ng brush, ano? Blend to Cover, available po sa aming TikTok shop and sa Blue Up and sa Orange Up. Pag-brush kasi, mas nabiblend ko siya ng maayos. Alam niyo yun. May tugging kasi kapag kadaliri lang yung ginamit eh. Ito, kahit na brush lang, ganyan-ganyan lang. Ang galing nito, para medyo brownish lang siya. I like this one too. Parang kakaiba siya na toasted talaga kung toasted. Wow! Ang ganda siya sa lips. Para mas bagay sa akin to pang drunk blush. Ayan, oh, ang ganda. Na-enjoy ko. I like it. This one is Summertime. Ba't kayo mga brown shades nila? Sa true lang. Online favorite daw tong Summertime. Gets ko kung bakit. Ang ganda niya. Feeling ko perfect to lalo sa mga morena. Yes, last shade na tayo mga kaibigan. This one is Poolside. Burnt red daw ito. Alright. So, ayan. Si Poolside. Pansin ko to guys, mas mahirap siya i-blend. Siguro kasi intense kasi ito. So, I'm trying my best na
manipis na manipis lang yung ilagay. As in, konting-konti lang kasi intense ang shade. Let's try sa lips. Ah, hindi ko yung na-expect yun ah. Nice. Ganda! It's been a while. BLK creamy all over paint. Ang ganda. Maglalagay ako ng konti. Pero konti lang sa eyelids. So, ayan si Poolside on my face. Kung kailangan nyo na swatches, gora na, picture na po ito. Alam nyo, binabantayan ko talaga dito is yung sa aking eyelids. Kasi nga yung eyelids ko, guys, marami siyang fold. Normally, pag cream yung ginamit ko dyan sa aking eyelids, nag-crease yan. So, tingnan natin. Pero kanina may nakita na ako nag-crease eh, nung habang nagsuswatch tayo. So, isa sa mga to watch out sa akin. Okay! So, right now, it is medyo late na tayo, no? Ang bagal ko kasi eh. Oo, 4:15. Pero susuotin ko siya hanggang mamayang gabi. Tingnan natin kung kumusta siya. Uy, nakalimutan ko sabihin kung ano yung mga nagustuhan kong shades. Summer Sorbet, Island Rose. I like Golden Hour, Wonder Melon. Actually, marami akong nagustuhan. Beach. Siyempre si Daffodil, hindi pwedeng mawala. Daffodil, Coco Crush, Reef, and Summertime. Lima lang yung hindi ko nagustuhan. Sampu yung bet ko. Pero dito sa studio, okay naman ano. Ang ganda. Ang ganda. Iba talaga kapag ka may blush ka. Tapos monochromatic yung gagawin mo look. Parang, you know, very dainty pa rin tingnan. Okay, tingnan natin sa natural light. Okay guys, ito yung itsura niya. Wait lang, mag-a-adjust ng konti yung camera natin. Ayan, ito siya on natural lighting. So, nag-blot ako. Mukhang nagtatransfer siya sa blotting paper, guys. Ayan, oh. Kitang-kita. Ma-pink. Pero minimal naman. So, ako kasi, ang ginagawa ko para tumagal siya, cream, and then saka ka mag-apply ng powder na kakulay niya. Para at least meron ka pang backup, di ba, na cream, if ever pagpawisan ka, di ba? Lalo sa mga oily skin at saka mga pawisin. So, ayun lang naman napansin ko. My time. Okay guys, last and final update. Naka-anim na oras naman na tayo. It's 9:17. And this is my face. So, as expected, meron nga talagang nagkikrease sa aking eyelid. So, ang ginagawa ko dyan guys, nagpapatong ako ng powder para ma-lessen yung pagkikrease. Kasi normal sa akin yan. So, usually pagka-cream, pinapatong ako talaga. Kahit translucent na powder, pwede naman na ayun na lang yung ipatong nyo. Pero, tinanggal ko lang yung nag-crease na part. Ayan, tingnan natin kung nag-ano. Pero feeling ko nagtatransfer siya kasi nag-blot ako kanina. Nag-transfer talaga siya eh. So, tingnan natin ha. Meron talaga. Hindi ko lang kung nakikita on cam, pero meron. Ayan, oh. Ayan, mas kitang-kita to. So, meron. Sa akin, okay lang. Mahirap naman talaga yung transfer proof. Sa totoo lang, wala pa akong na-try na foundation or anything. Yung mga cream na nilalagay sa face, makeup, yan. Wala pa akong na-try na talagang transfer proof. Except sa lip product, ha. Pero ang ganda niya, madali siyang i-blend. And maganda siya. Magkano nga ito isa? $399. Okay. Pero nagsisale sila, diba? Matagal nyo naman magagamit. Ang laman nito is, sa sobrang liit, hindi kaya ng aking ano. Picturean ko na lang para ma-zoom ko. Labo! Ang hirap ng ganito ang buhay. Hindi ko talaga makita. Ngayon natin ah. 5 ml! Ang ginawa ko guys, zinom ko talaga. Matagal niya magagamit to. Kasi for sure, konti-konti lang talaga eh. Kasi nakita niya naman kanina, diba? Yung mga intense na shade, pero yung medyo light na shade, feeling ko mabilis mauubos. Ayun. Kagaya ng example, yung Reef. Ayan. At saka yung Daffodil. Ayan. At saka yung pinks nila, yung mga bago nila. Ayan. Yung Summer Haze. Ganyan. Ayan. Yan yung feeling ko mabilis. Kasi yung first, yung pinakabago nilang shades, yun yung napansin ko na iba yung formula. Yung new shades nila, mas malabnaw at mas thin. Tapos, hindi siya ganun ka-pigmented unlike yung mga dati. Mapapansin mo yan eh, pag bine-blend mo. Yung parang matigas na siya kagad. I mean, parang hindi siya ganun ka-smooth yung pagbe-blend unlike nung bagong shades. Yun. Yung mga dating shades, yun yung parang kailangan mabilis ka. Kasi parang mabilis din siyang ma-absorb ng skin. Yun, yun yung napansin ko. Pero, I like it. Oo, I like it. Anyway, dati ko pang gusto yung creamy all over paint. But let me know, guys, ha, kung nagli-leak ba to. Kasi parang meron akong nabuksan kanina na medyo parang nag-leak na siya. Nakasil pa yun ha. Tapos pagkatanggal ko ng plastic, parang napansin ko medyo sticky yung ano. Kaya pinunasa ko na lang siya ng tissue. Pero let me know. Minsan yun yung problema sa ganito. It's either nasisira yung stopper. Pero ang kagandahan naman dito kay BLK, ayan, nagsasnap siya. Ayan, to make sure na talaga nasara mo. Meron siyang
Oh, meron siyang ganong tunog. Kasi yan ang problema na ako, lalo na kapag nag-travel, may na-experience na akong ganyan. Tapos sabog talaga. Ay, ayun, nasira yung ibang makeup. Actually, gusto ko yan. Gusto ko talaga yung creamy all-over paint. Oo, pero hindi ko siya, iniiwas ko siya usually sa eyelids. Kasi nga, alam niyo na, nakita niyo na yung problema ko, diba? Oh, by the way, sa lips, gusto ko rin siya. Tingnan niyo, oh, may naiwan na stain kahit na dalawang beses na ako kumain. Tsaka hindi siya ganun ka... You know, yung feeling sa labi na parang at the end of the day, para siyang nangunguluntoy. Parang nagtutuyot yung labi. Wala akong ganung na-feel sa kanya. So, I like the formula, ha? Pagdating sa labi. Hindi ko kasi ito nagawa ng video ng siya lang. So, at least ngayon, sana nakatulong tong video na to. Yung swatches talaga, doon ako excited na i-share sa inyo. Kasi alam kong mahirap umorder online. So, hopefully, makatulong tong video natin, yung swatches na ginawa ko, para at least makapili kayo ng gusto nyo. Anyway, nung first release pa lang ng BLK Cosmetics na itong Creamy All Over Paint, bet na bet ko talaga siya. Meron pa akong to follow na video for BLK Cosmetics. Gusto ko lang unahin to before time mag-move on dun sa mga bago. Alam ko yung may mga magre-request yan. So, coming next. Okay, so ayun lang. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan niyo tong ating review, swatch fest, wear test ng BLK Cosmetics. Let me know your thoughts if you have tried this para makatulong din sa iba na naghahanap ng review nito. At kung nagustuhan niyo tong video na to, don't forget to thumbs up naman. Sige na, para sa effort ko. Ayun, thank you so much for watching. I will see you again on my next one. Bye guys!